Hello guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa Philippine Consulate. Meron silang event ngayon. So, tingnan natin kung ano ang bye for now. Guys, nandito na tayo sa loob ng Philippine Consulate. So, eto, maraming nagpapakang tours, of course. Hindi na wala ng pictures. So, ang event nila for today. So guys, yan. So maghihintay tayo ng kanilang pagpupugay. So yan, marami ng tao na naghihintay. So 9:30 pa ang kanilang magsustart. Simula sila. Yan. Salamat kami na nakadalo kayo sa araw na to na ginawa namin pag-ugay para sa ating mga caregivers, housekeepers, and babysitters. Okay? Importante po sa atin. Magandang araw mga ka-OWA at kapitaka. Ngayon, may good news kami para sa inyo. Magandang buhay sa ating mga ka-OWA at kapitaka. Ano itong good news na ihahatid natin sa ating mga viewers? Siyempre yung good news, may kinalaman sa pitaka. Kapag narinig mo yung salita ng pitaka, ano yung unang pumapasok sa isip mo? Kasing, wallet, lalagyan ng pera o ipon. Kapag maraming ipon, makapal ang pitaka. Correct! Kapag makapal ang pitaka, maraming laman. Pwedeng pera, credit cards, debit cards, e-money, at iba pa. Ganon din bang laman ng pitaka mo, DA? Yes! Pero mas kumakapal siya dahil sa calling card. Char! Pero kidding aside, ang sarap tingnan ng pitaka pag wala ang laman. Especially kapag anday ko, di ba? Ikaw, DA Mocha, ano ang muna nasa isip mo sa salita ng pitaka? Actually, financial literacy. Finlit? Bakit? Yes! Finlit! Pitaka! Pinansyal na talino at kaalaman. Isang joint project ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BDO Foundation, at syempre ng OWA. Nagalayan ito na maturuan ang ating OWs sa wastong pamaraan ng pag-iipon o pag-manage ng kanilang kinitang anda sa abroad. Correct! Nais din ang campaign na ito na matulungan hindi lang ang mga OFWs natin, pati na rin ang kanilang pamilyang naiwan dito sa Pilipinas sa tamang pamaraan ng financial management. Kasi di ba, di mo ka? May mga wali pa rin ngayon, especially papalapit ang Pasko, partida, may pandemic pa. Anong wali, D.A. Bubsy? Eh ano pa, wagas dito, wagas doon. So might as well, lalo naging pagtingin ang pinansyal na talino at kaalaman. Financial Literacy Campaign. Kaya naman, may nihandang 3 videos ang OWA, BDO Foundation at BSP patungkol sa financial management. Itong unang video natin ay tungkol sa mga nasayang mga pangarap dahil naging wali siya. I'm sure maraming makakarelate sa video na ito. Bakit nasayang dili? Naburo ng wala sa lugar, dili mo ka. Ay, kama.
para sa pamilya niya? Magpapatay na daw siya ng Taylor Ring dahil magaling manahin ang asawa niya. At bibili daw sila ng sasakyan. Hindi ka nagka-college ng mga anay niya? Oo, engineering pa nga, Day. Pero baka mahinto daw eh. Alay, bakit? Hindi walang pondo. Ha? Eh, naka-anim na taon naman siya sa abroad, ha? Hindi ka dapat na yun naipon sila? Paano makakaipon? Eh, kung magparito kayo ng ilo. Umaris. 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 Ang ilang naman department store siya. Eh, gayon ga? Kaya ginamit ng ginamit ang credit card niya. Kabalita ko nga, kahit sa mga lugo lang, swipe agad ng card. At pagbiling na, minimum lang lagi ang binabayaran. Kaya nagpatong-patong ang interest. Patay. Ako din naman inagay-credit card, pero walang kong gamitin yung mga tama. Pero ba, nascam pa daw siya. Yung credit card information niya, nagamit ng mga tao. Mariose. At dahil walang control sa paggastos, ayan, lumaki ng lumaki ang bilin na lumunod sa utang. Eh, di na matay. Basta ang lesson ng video na ito ay huwag maging wani. Well, di mo ka, okay lang naman na paminsan-minsan ay itang ating sarili. Pero laging tatandaan, isipin ang dahilan kung bakit tayo nag-abroad at tiniis ang mawali sa pamilya. Pangalagaan ng ipon dahil hindi napupulot kung saan-saan. Correct! O ito naman, D.A. Bubsy, baka meron kang kakilalang pamilya dyan na katulad ng second video natin. Marami din mga kalalik dito sa pamilya pamalisan. Parang alam ko lang to. Gadget galor ba ang huna at extended ng contract? Mismo, D.A. Bubsy. Siyempre, mamahalin to. Padala ni Mama from Hong Kong. Diba? Eh, teka. Diba, OFW din Mama sa Hong Kong? Oo. Hindi ka magpabili. Ano ka ba? Okay lang. Saka ayoko magpabili ng pabili kay Mama. Alam mo, malaki naman ang kita ng Mama natin. So, okay lang mahingi. Tignan mo itong latest photo. Last month ko lang ito hiningi. Ito na agad siya. Oo. Picture tayo, gawin niya. Sige, sige, sige. And one, two, three. Ah, di ba? Hindi ko dyan ah. Come on. Ayos ba itong cellphone ko eh? Tsaka, tingnan mo, tingnan mo. Patingin nga. Halos present tayo ng features eh. Parehas ka dun di ah. Mas maraming cameras to. Alam mo na. Mamaya, basketball tayo para mabinyagan itong bagong sapatos ko. Uy, tatay! No. Baka pwede ikaw muna magbantay doon sa tindahan. Ako muna lalabas itong tricycle natin. Eh, hindi makakalam si Yato Ming, may sakit eh. Sige po! Emon, emon, basketball ngayon. Dami na lang ako ah. Sige lang. Okay. Na, tumawag nga pala kanina si mama mo. Talaga po? Uuwi na daw siya sa isang buwan for good na. Kasi marami na tayong naipundar eh. Yes! Uwi na si Mama! Yes! Jolo, buti pa mama mo, uuwi na. Nanay ko. I-extend na naman. 2 years. Bilis na 2 years. Ebon! Atay. Uy, pare. Jolo. Pili mo ako ng long leg dyan sa kato. Kasamaan ko na rin ang medyo ko. Iinuman kasi kami ng mga kumpadre ko. Sige tayo, sige. Sige, hindi tayo mayroon. Dalawang pamilya ng OFW. Isa lang ang dapat pamarisan nyo. No need to explain ha kung aling pamilya ang dapat tularan sa pamilya pamarisan. Kapag napanood nyo na yung pangalawang video, alam na this, ha? O ito naman, di mo ka. Mag-share ng tips sa masinap na financial management
ang ating mga beauty queens sa Miss OFW Global sa susunod na video natin. And here are our finalists for the title of Miss OFW Global. Coming from different countries and cities of the world. Let's start with Miss OFW Japan. Japan! Just always prioritize ang needs, hindi wants na inyong pamilya. Necessities na muna ang inyong pride. Mag-roll. Mag-proper shoes. Hirap, pagod at lungkot kapalit ng mas magandang opportunity sa abroad. Naway na aliw kayo sa mga videos nito and at the same time, natutunan ang mga mahalagang mensahe na hatid ng bawat isa. Muli, magkita kita tayo sa susunod ng mga araw, mga kaawa at kapitaka. Ako si Day Bugsi. Ako naman si Day Mokuson. Ipon ang halagaan upang pangarap ay napantan. Oh,
Concerned lang ni Bes. Kapit lang. Remember na lang kung bakit ka nandito. Para kumita ng fogka, fogka! Pero reminder lang po, sa buhay, walang forever! Hindi forever ang bonggang kita, hindi forever tayo dito. Kaya always remember. Mag-imbok na yun para sa mas maganda ang kinahukasan. Ang savings account ka na ba? Sana, di ba? Nakakatid yan. Paano kung wala? Pumunta ka sa branch ng isang Pilipinong bangko. O kung wala kang makita, sabihin sa pamilya na magbukas ng account sa Pilipinas. Doon sa mga bangko na may partner abroad. Sabihin mo si Mister! At si Macy's. Pero syempre,